na nga Sir Dragon, ha? Galit na galit o sumanakit. Oo, at ang balita ko, dahil talo ang Black Tortoise sa consequence, kailangan nilang ibigay ang first sip. Ang no choice. Walang no choice, exactly. So, advantage agad yon sa kanila. Tama. At ayan, mga kaibigan, si Yuji, laban kay, ano, no, kay Sumpak. Mabubuhay ba tong si Sumpak? Ngunit hindi. Nahabol pa nga si Yuji. Naku, patay ka na, Sumpi! Nahuli ka ni Yuji. And it's a 1-1 for Azur and Black Tortoise. Diba? Naku, ito na nga. Ito na ang laban na nagaganap ngayon for that 1 minute and 36 seconds. Drogi, umamba doon sa may gitna natin. Pero, naku, bawas buhay nga lang naman. Pero, dire-diretso tayo sa may top lane. Ang gulong Etra. Na gumugulong-gulong. Nahuli si Maldita TZ. Susunod at patayin. There goes the last hit by Gary, mga kaibigan. Baka Rene J to, hinahabol ni H2O. Hindi kakayanin. Naku, ha, yung pinapakita ng Black Tortoise, iba, ha? Ito na nga ata yung pitikang mangyayari sa atin, Sir Lex. Oo, ito na nga ata, mga kaibigan. Ito na, huhulihin ang replay. Ha? Sa tamang mambout lang, dun po nakita na napatay po si Lou at ang kanyang Rafaela. Mga kaibigan, ito po sa kalagitnaan si Yuji susubukan. Si Jux, pumapasok para kay Doggy. Huli ka, walang Doggy-Doggy sa akin. Baka Jux TV ito. Ito, hinahabol na H2O si Jux. Ngunit ayun na nga po, no comeback kill by H2O. Pero hindi pa rin pwedeng magpakakampante ang Black Tortoise, ha? Kasi iba ang carry. Alam natin yan parehas, Sir Lex. Pag nagka 2-3 core item ang carry, sasaglitin at sasaglitin ka lang. Pero on to that top lane, 2v1. Rene J, hinahabol ang isang na-kill. Tanong, patay ka ngayon, tol? Patay o patay? Wala patay. Kang no choice. Walang choice talaga. Baka Rene J to. Wala kang no choice, sir. Eto na nga si Sumpak. Nakipaglabang kay Yuji. Ngunit hindi. Tago mo na Sumpak sa kanyang tore. Tamang clear lamang, mga kaibigan. Habang sa taasan, may tatlong nakikipagbakpakan. Si Ainti TV pumasok ang gamit ang kanyang last insanity. Ngunit hindi kinaya. Mga, eto na, lalaban po si Drogi. Wala po siyang mapipitas. Ay, joke lamang. Napatay po niya si Lou. Ngunit kapalit ng kanyang buhay. Namatay sa kamay ni Rene J. Si Kuya Doggy natin. Pero kita mo naman yung ginawa ni Sandy TV knowing na tatlo yung nakaabang sa kanya bago siya mapatay. Eh, talaga namang naubos muna yung buhay nung tatlo. Oo, oh, buti na lang na gano'n na nag-last insanity. Bagay na bagay. Last kill na. Patay ka na din pagkatapos. Ito, Rene J versus Sumpak. Chu versus Brody. Ngunit hindi na tumaari. Ito po si Lou. Gumagawa ng pangarap. Tamang out na lamang. Hindi kakayanin. Si 150 mukhang gagawa din ng pangarap. Ngunit wala na. Ang gulong. Tumaikot-ikot na. Tatalon nga ba? Ngunit hindi, mga kaibigan. Balik tayo din sa bottom lane. Nakikita niyo si Esmeralda. May pagbakbaka. Susubukan patayin sa Saint TV. Ngunit hindi kakayanin. Ayun na nga. Oh. There goes the kill. Killing spree by Gary. What an implode. Ay, wala. Ganda ng uppercut doon. Napatay po ng Brody. Inhabol po niya ngayon. Wala na, hindi nakakayanin. Nahabulin na lang ni Rene J itong sinakil. Ngunit may gulong-gulong. Sito si Yuji. Hilarang po. Mga kaibigan, makakwil ba? There goes the uppercut. Tatlo, laban sa isa. Wala na pong mangyayari dyan. Mga kaibigan, si Sinky. Umaapoy, sumalayo, sumalayo. Ngunit walang umabot sa suporta. There goes the last insanity. Oh, nahabol pa talaga. Bang! Hinahabol. Esberg na patay. Ang isang Esmeralda natin. Pero ayan na nga. Unstoppable for that baka Rene J ito, ha? Baka Rene J ito, tol, pero... Wow! Grabe yung laban natin! Wow! Magpa 5 minutes na tayo. Grabe, 7, ang haba ng extended ano na yun. 13.1. Naubusan. Ay, ito na mga kaibigan. Chow sa kanyang ano, no? Tatakbo muna si Sumpak. Naubusan ako sasabihin dahil sa haba ng extended fight nila, eh. Ang init, ganun kainit yung grand finals natin, Sir Lex. Hindi mo maputol talaga yung mga gusto mo sabihin. Pero on to that top lane, hinahabol ng hinahabol ni Nakil. And kita mo naman pulado halos yung buhay ni Ate Lu natin doon. Pero diretso laban, Nakil lumalaban sa isa. Pero magbabagsak nga ba si Kuya Drogi natin doon? O papatayin, pero no, it's a turnaround kill for that Brody, for that monster kill. Naku, hinahabol si H2O ng 4-5 na ang bilis ng back up coming from hanggang that Black flicker Tortoise. Pero hindi pa rin dyan nagtatapos yung laban natin na kill. Hinahabol ng 4 pero susumpak. I think wala nang magagawa ngayon kasi 4 na agad ulit ang nakaabang sa'yo. Ang bilis ng back up
coming from that Black Tortoise. Grabe ang Black Tortoise dito. Alamang sila sa kaperahan ha, tsaka sa kila. At ito po si Doggy, gagawa ng pangarap. Ngunit kakayanin ba? There goes the sipa. Another good implosion set by 150. Grabe ang gaganda ng mga implosion set ni 150. Grabe yung ano ni Brody din. Ang ganda ng galawan din ni Renny J. Yung mga pestuhan niya. Pero nakakil. On the go, Blast Insanity. Ibabagsak nga ni Sainty TV dito. And I think patay si Tigrill natin doon. Pero Renny J, huli ka ngayon kay Kari. And malaking advantage yon for that Azure Dragon na mapatay yung pakanilang damage dealer. Tama ka doon. Habang naman nakikita nyo dyan, ganda na pagkakalas insanity niya dito. Patay po ang ating 150 doon. Hatid sa inyo ng Sainty TV. At ito, nakakahabulan pa. Susubukan mapatay. Ayun! No! Grabe talaga yung Chooks versus Doggy, no? Mga talagang pinapakita. Ang sarap ng suntok ng Chooks doon. Makakatulog ng matiwasay. Mm-hmm. Pero mapapansin natin dito, sinisimulan na naman ng Azure Dragon yung ating turtle na kuha at na-secure nila. Wala, hindi. Kumbaga, for the 7 minutes, ang hirap mag-predict kasi kanina lumalamang yung Black Tortoise. Ngayon, hawak na naman ng Azure Dragon tong laban natin na to. Pero holding on to that Todd's knock kill. Gusto umamba sa Black Tortoise pero hinahabol yung H2O natin. Ang ganda ng set ni ano ni 150 grabe talaga. Grabe talaga, bayad na bayad ang implosion ni TV 150. Ayun na nga, Doc, ganda naman ang combination nito. Lou 150. At Rene J to combination set. Ngunit nandito sa likuran si oy, apat na kami. Bang! Ang ganda ng back up coming from that Chooks TV with that sticker on coming from Black Tortoise. Grabe. Pero si Sumpaka buli nga ba si 150 na isipa palabas pero hindi na lang din malipasok natin doon. Pero si Yuji gumagawa ng himala doon sa my bottom lane. Nahuli si Rene J and it's a killing spree nga naman para kay Kuya Chooks natin. Grabe, killing spree si Chooks. Ang malupit doon, pumi-flicker suntok. Ayun o, flicker suntok o. Bang! Boom! Na one punch man ang mukha ni Sumpak. Tama. Sigurado ko yung baby face si Sumpak, wasak pagkatapos ng suntok ni Chooks. Iba, paghawak mo talaga yung comfort pick mo, Sir Lex. Ginalit nyo si Chooks ha, gamitan nga natin ko. Ito na nga, ito na naman ang amazing trio. Hinahabol po si Doggy. Nagtawag na po ng retreat. Itong si Esmeralda. At ito po si Chooks mula sa base pa nila. Hinahabol po si Doggy. Susunod. Oh. Pero hindi, oh. Joke lang. Pinakabakala. Pinakabala. Tuloy, mahirap na, Torey. Oo nga. Grabe lamang na po ang Chooks TV si ngayon. Ito, nagkakabulan ni Nakil. Sinubukan si Gio. Tatlo ngayon. Napapaligiran si Nakil. Tatlo, apat. Apat na ang ngayon si HTO. Susubukan niyang pumita si Gio. Hinahabol lang. Uy, what a stand. There goes the implosion, mga kaibigan. Nahuli po na si... Whoa! Sobrang last ng laban. Nag-brown out! Pero shutdown! And it's a double kill for that carry and I think it's a triple kill for H2O! And I think kuha ng resources, pwedeng bumasad sa may middle lane natin sa Sumpak. Bukas na bukas, knowing na iisa lang ang buhay. And si Chooks, sino nga bang inaabol? Si Sainty TV, pero boom! Buhay pa! Buhay pa! Si H2O and it's a wipe out! For that Black Tortoise, diretso kuha ng ating Lord. Iba kita mo sa replay, no? Naiisa na lang, pero itinuloy pa rin na hindi na namalaya ni Chooks. Meron pa rin carry. So medyo hindi maganda yung pasok nyo doon. Oo, pero grabe yun. Ito na nga mga kaibigan. Ano, bumalik na po. Hinatak po ni TB150 si Nakil. Tank versus tank ang laban. Pero tatandaan, ang nakakuha lang Lord sa labang ito ay ang Azure Dragon. So ngayon, kita nyo naman sa gold. 10 minutes in the game. Pero wala pang 1,000 lamang na Azure Dragon. Dito po makikita ang palaban na pantay parehas talaga. Mm-hmm. Parehas lamang. Oo, yung isa lamang sa kapugian, yung isa lamang sa kagwapuhan. Hindi, parang hindi ko na rin malaman nasan yung ano, no? Para kanino ba ako titingin doon sa kagwapuhan at sa kapugian na sinabi ni Sir Lex. Pero ikot-ikot lang for that nakilat na huli ka. Rene J to, baka Rene J to, pero yun na nga H2O, pumupuesto. With that marksman and it's a carry, delicates na yun. Kasi kita na natin o mararamdaman na natin yung damage ngayon ni H2O. Kuha ng objective sa may top lane. And I think pwede pa agad silang kumuha dito sa may middle lane natin.
At ayun na nga si Chuk, sinubukan pa tayong si H2O, ngunit hindi, tamang mamba o tamang pagkaot, tamang suntok. Ito po si Saint TV, walang tinamaan ng kanyang last insanity. Si H2O pumipit na sa taas. Uy, ang ganda lang, implosion doon, tatlo na huli! Mapapatay pa, mapapaliktad pa, isa na, patay na si H2O, patay na si Trogi, pinapaligiran ng grupo na ng Black Tortoise ang Azul Dragon! Pero hindi napapansin si Sumpak na gumagawa ng himala doon sa may bottom lane, kuha ng objectives and nasipa nga naman, pero hindi, tatakas pa, makakatakas nga ba si Sumpak natin, eh tatlo yung nakabang sa'yo, so wala akong choice, magpakamatay na. Na lang ako dito, pero on to that middle lane, Saint TV. Ayan na, paparating na ang Esmeralda na talagang umaariba dito sa may middle lane natin na hey, yo, saan ka? Patay ka nga naman sa akin, dead. Pero nako, hinabol pa rin ni Chokes TV natin si Saint T. Walang pinalagpas mo. Tore kung tore, and it's a killing spree nga naman. Pero shutdown sa kamay ni Doggy, and it's a double kill. Pero ayan na naman ang set coming from that 150 na nakatakas pa sila ni Rafaela. Oo, grabe yun. Balikan ng balikan. Sa Lord na yun, nakuha ng Azure Dragon sa isang tore. Pero who would have thought? Grabe, no? Mula base ng Black Tortoise sa punta sa laban sa base ng Azure Dragon. Tama yung iba, Sir Lex. Iba to nga grand finals natin na to. Mainit talaga. Ang ganda. Sa ngayon, makikita natin yung lamang ng... Lamang when it comes to pagiging aggressive gameplay, hawak ni na Drogi. Kumbaga magiging counter def lang to ngayong Black Tortoise. Pero kasi, magiging ano lang nito, huwag lang magpapahuli si Renny J sa kanila kasi mahihirapan talaga sila makabako. Ayun na nga, pumasok na po si, ano, Chokes para kay Drogi. Ngunit, ay, mapapaasim si Papi Chokes! Wala siyang kapalit to. Ay, na po! Ay, hindi na nabuhay mga kaibigan. Nadapa po siya sa lava ni Drogi. At ayun, napatay pa nga si TB150. Naiwan ka din sa ere ng iyong mga kaibigan. Sayang ang aga ng pagpasok ni Chokes TV doon. Siya ay nabadadapa siya dyan. Hindi yung buhay na siya kay Kari. Umapak lang siya doon sa laban ni ano, ni Basha. Pero kita mo si H2O, Sir Lex. Yung mga pwestuhan niya ngayon na talagang gusto namin mapasamin tong laban na to. And yung minion wave nila, kung mapapansin natin, halos nakaangat na. Oo. Gumuhan dito, mababasagan ng tore. Ang kapunan ng mukhang mabasag pa ang mid, ah. Kakayanin ba? Ay, hindi, mabubuhay na si TB150 tsaka si Aldous. Yes, pero nako, eto na nga. Sino nga ba? Pero yung gold, oh, 1,000 pa rin yung lamang, oh. Talagang close pa sa malapit ang laban. Kaso nga lang, mahirap, Sir Lex. Kung baga sa lamang sa kills ng Black Tortoise, sa objectives, lamang naman ang, ano, ang Azure Dragon. Oo. Ang magiging ano lang nito is, pwede kasi kuhanin, bukas na bukas sa... Azure Dragon yung Lord na pwede nilang kuhanin. Oo. Ang tanong, paano yung gagawin ng Black Tortoise para makuha natin si Kari? Oo, tama, no? Feeling ko na kay Chooks ang ano na to, eh. Susi. Uy, ganda ng pagkakakombination ng apat na yun para ma-shutdown si Nakil. Ano? Patay po si Nakil doon, mga kaibigan. Ito po si Saint TV. Nabasag na po ang mid tower. Kasama po si Chooks. Mamamatay ba to si Chooks sa kamay ni Sumpak? Oo nga, doon na nga po. Patay si Chooks. Si Doggy nahabol. Ay, nako. Nice one. Sir Lex, nakikita mo yung angat ni Nakari na nandun na sa may top lane. Pasag so, na. Open na open ngayon yung tore ng Black Tortoise para simulan ngayon ng Azure Dragon na matapos tong laban. Hindi na nila napapansin si Cho kanina pa. Oo, ang dami na nakukuhang third lord, no? Mm-hmm. Nako, ayun na nga ang sakit. Kita nyo guys, paano sinaglit ni Kari si Esmeralda doon. Pwede na nilang, pwede silang pumatay ngayon dito. Or, pwedeng simulan na yung Lord. Kasi may hirapan talaga itong Black Tortoise na i-contest pa. Tama, tama. So talagang ano, the pressure is on para sa kupunan ng Black Tortoise, mga kaibigan. Pero nandito sila, kailangan nalang makuha ang Lord bago mabuhay si, ano, no, Sumpak. Mukhang eto na, si Chooks, paparating na. Ops, tamang mambout na muna. Hindi mo masyadong kailangan pumasok. Wag masyadong mag-asim. Eto na ang laban na kailangan nating panoorin. Apat laban sa apat, mga kaibigan. There goes the implosion. Tatlo ang nahuli. Mga kaibigan, rising uppercut. Chokes, napatay po si Drogi. Ito si Trook, sinahabol po si Isho. Ngunit din, nagtago na lamang. Patay, mukhang papatay ni Chokes yung si Nakil. Pero din sa pero, bottom, si Sainty natanggalan na. Pero pataas. Si Kari! Mo pata sa taas. Hindi nyo na napapansin, Black Tortoise. Mukhang pag hindi nyo napansin yan, madali sa kanya basagin yung tore ng Black Tortoise. Pero ayan na nga si
Chokes na umaari ba sa hindi pwedeng hindi mo tatapusin to, pero laban pa rin H. Boom! What a move! Grabe guys, nakuha pa nga ng ano, Black Tortoise ang Lord! Grabe! Tatlo ang patay sa team ng Doggy, no? Team ng Azure Dragons! Grabe yung ginagawa ng dalawang teams natin ngayon. Ramdam ko yung grand finals. This is it, the Legends TV. The legendary match between Doggy and Chooks. Magkakaalaman na ang round 3, ang finals. Sumpak, pinapatay po si Chooks. Ngunit masyado lang makulat ang Chooks TV natin. Mga kaibigan, nakil, hinahabol na si Chooks ngayon. Ngunit Last Insanity, suputok sa mukha ni Chooks. Boom! Hey! Sabog na po si Chooks, mga kaibigan. Tatlo, dalawa, tamang out na lamang. Hindi nakakayanin. Ngunit nandito, ahabol, darating si Yuji para tulungan ang mga kasapi niya. Si Rene J, naabutan. Si Nakil, ops. 1v1 ang mukhang mawawala, no? Isa sa team ng Black Tortoise, isa sa team ng Azure Dragons ang patay. Yes, and buhay parehas yung marksman ng magkabilang team. So, mangyayari nito is pwestuhan or paunaan ngayon sila. Pero si Yuji, hinahabol si Drogi, pero hindi yan enough kasi naandun din ang backup from that carry. Mabuti na yung safe ako kesa naman na mapatay pa ako. So, pwede nyo na akong baliktarin, no? Oo, talagang kinakabahan ng parehas na team. Hindi pwedeng bumalik, pwede talaga bumalik na eh, kahit open eh. Kasi imagine mo, Aldous at 17 minutes, 9 kills, malamang sa alamang marami ng stocks to. At saka kung mapapansin natin, halos full item na lahat. Oo. So talagang pauna na lang talaga to, Sir Lex. Oo, at eto, nag-aabang po ang tatlong miyembro, mga kaibigan. Si Chook, sinubukan patayin po si St. TV, tinanggalan agad ng armor. Si TB 150, sinubukang hatakin. Ngunit hindi tinamaan. Nahabol. Oy, nahabol na po talaga. Si Drogin mag-isa. Lima humahabol sa kanya. Makakatakas ba siya? Ngunit hindi. Si Chooks TB, galit na galit na. Boom! Oy, pero nako, eto na naman si Kari. Hindi nyo na naman napapansin sa taas na sumisegue. I was expecting na eto si Chooks. Eto na naman si Chooks. Humahanda, humahabol kay Kari. Susuntokin. Ngunit nag-on na po ng Wind of Nature. Naku, para iyan sa physical. Mukhang mamamatay yata si Chooks. Nasipa po si Chooks, mga kaibigan. Ito po, Last Insanity, hatid sa inyo ng St. TV. There goes the reverse! Reverse! Pero yun nga lang, Brody has been slain for that box shot and it's a double kill for that Rene J. Pero sabi ni Cho, hey, hindi pa ako tapos, buhay pa ako. Eh, napatay nila ngayon si Kari for that Esmeralda. So malaking advantage yun for that Black Tortoise na umangat ngayon against ano, Azure Dragon. Oo, grabe yan. Kita nyo naman dyan, nailigtas si Rene Jane ng immortality niya. At si H2O, wala siyang immortality nung panahon nung napatay siya ni TB, ni Yuji. Grabe ang score, 25-38. Naunahan lang talaga mabasagan tong kalap tong ating Black Tortoise eh. Kung hindi basag to, kanina pa nakapag-push to eh. Na-pre-pressure kasi yung mga lanes niya. Pero eto na nga mga kaibigan, susubukan si ni Drogi. Na-stun siya ni Ren. Baka Rene J to, pakeka ngayon sa akin mga kaibigan. Sumpak, akin ka, sabi ni Yuji. Nabasag na po nila. Apat, pumasok na si ano si Chooks TV. E-end na ba nila? Ngunit hindi pa. Wala pong minion wave. Kailangan nila kumatras. Sinusubukan nilang patayin si Nakil. Mapapatay ba? Boom! Godlike na po si Yuji. Pero kaibigan, na hinatak po siya ni St. TV. Eto na si Kari. Pre-hit siya. Hindi nila kakayan. Eto na ang Last Insanity. Patay ka ngayon sa akin, Rene J. Sabi ni triple kill na si H2O. And it's a triple kill. I think magmaminyak pa nga ata. Mukhang ibibigay ni St. TV ang maniac para sa isa nating carry, pero hindi. Akin yung kills na yon. Isa na lang ang buhay ngayon for that Black Tortoise. Grabe so na pwedeng-pwede ngayon tapusin ng Azure Dragon tong laban natin na to, knowing na si Rafaela lang yung buhay. Grabe, patay wala talaga. Wala na. Eto ayun na, pinutukan na ng Last Insanity. This is the end for the Black Tortoise. Tinapos na po. Congratulations! 20-minute game! Sobrang sulit ang finals ng Legends TV! Ang kampyon ay Azure Dragons! Okay, and syempre,